Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the band. Legacy. Okay, so quick update lang tayo sa fruiting bag natin. So, wala pa tayong nakikita talagang bagong pinheads. And ito, yan, maliliit yung bunga kasi sobrang dami nila eh. So, balak natin butasan yan dito. Pero so far, since wala pa talaga siyang bunga, ang mga unang nagbunga is ito. Sumunod to. Tapos ito, tsaka to. So, ang ginawa natin, itong pangatlong nagbunga, binutasan natin dito. Nilagyan ko ng hiwa dyan. So, tingnan natin kung dyan lalabas yung mushroom or yung pinheads. Although ito, colonized na, ang dami ng mycelia. Pero yun nga, kahit may mycelia siya, kung wala naman siyang pinheads, wala tayong makukuha ang bunga. So, ayan, yung sa una nating container. And this one, yan, meron sa gilid. Inharvest ko na to eh, so inaantay ko na yung second flash. So, ito, yung pinakamalaki natin. May butas yan. May butas yan dyan. So, maintain lang natin 90 plus humidity. And hopefully, magbunga siya ng maayos. And, ito. So, yan. So, wala pang mga panibagong pinheads. So, update ko na lang kayo sa susunod. Bye-bye. Okay, guys. Quick video lang tayo kasi gabi na ako nakauwi. Lumabas ako eh. May kailangan asikasuhin. Pero, pinadaligan naman natin to sa kasama natin sa bahay. Okay? Wala namang kakaiba. Ito, hindi ko pa nabubutasan. Tapos, ito, observe natin, pero parang may kakaibang nangyari na dyan. So, it's either, baka bukas, tingnan natin. Pag nagkaroon ng fruit dyan, ganun yung gagawin din natin sa iba. Tapos, tingnan natin to. Takpan lang natin. Ayan o, 94 ang humidity. Dito, wala mo masyadong kaiba. Wala pang second fruit. Nantay lang natin yan. Tapos ito, ayun. Merong pin. Ayan o. May pin dito, tapos ayun, may pin din doon. So, ayan, doon sa ibang butas, hindi pa siya nagpipin. Pero ayan, meron siyang pining, so magkakaroon na rin ng bunga yan. Ito. Dito, wala pa masyadong makita eh. Okay, observe lang natin. Okay, yun lang sa fruiting bags natin ngayon. Bye-bye. Okay, so quick update lang tayo, hapon na. And hindi ko na rin sure kung anong gagawin kasi medyo matagal na to. Matagal na siyang nag first flash, yung second flash niya. Hanggang ngayon, naantay pa rin natin. And yun, yung next experiment natin is binutasan ko to. Tingnan natin kung magbunga siya. Ano ba ngayon? Siguro this week up until Sunday siguro. Sana. So, yung sa iba naman, halos ganun pa rin naman. Ayan. Mga cardboard pa yan. Wala pang nutrients yung cardboard natin. Ayun o, malaki na yung bunga dun sa gilid o. Ayan. Tapos, ay may ginagawa kasi ako dito eh. Ayan. Ayan. So, wala pa masyadong update maliban dito. Ayun o, lumaki na. Dati konti lang yun eh. Ayan, lumaki na. Ang butas lang naman natin dyan dito sa harap. Ayan o, meron pa dun o. Meron din dito. So yung, ilang butas ba to? 6. Yung 3, meron na lumabas na mga pinhead. Sana yung sa baba, meron din. Okay, so good news yan. Ito pa naman yung pinamalaking cardboard natin. Tingnan natin yung magiging bunga niya kung gano'ng kalaki. Okay? Yun lang and bye-bye. Okay, good morning. So, wala pa rin mga
pinheads na nakikita dito sa mga fruiting bags natin. Pero hindi to, ito, natuyo na to, natuyo na. Although, experiment na naman natin yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nabubutasan dito. So far, ang inaasikaso ko kasi yung growing house. Mini growing house, pero mas malaki dito sa ginagamit natin. And hopefully, soon, itong cut na nilagay natin dito, magkaroon na siya ng pinheads. At dyan tumubo yung panibagong cluster ng kabute. Ng oyster mushroom natin. So, hindi natin pinapakita naman yung iba, lalo na to. Pero sa palagay ko, sobrang kapal na ng maysilya dito eh. Ang problema lang, hindi siya nag-fruit. Although may hangin naman, humidity, na may maintain naman natin humidity. Temperature, hindi naman siya sobrang init. Pero wala eh, ayaw lumabas. Anyway, hayaan lang muna natin sila. Tapos, ito naman, yun, 94 yung humidity. Oh. Ito yung cardboard natin. Ayan. Lalaki pa siguro yun. Pero nakapag-harvest na tayo dito dyan. Maliit lang. Kasi maliit lang din naman siya. Tapos, ito. So far, ito. Parang hindi na to ano eh. In-observe lang natin siya kasi nilagay na natin sila sa growing condition or sa growing house. And doon nasa ilalim, wala pa akong nakikitang pins na lumalabas, pinheads na lumalabas. And ito, ito yung pinakamalaki nating ginawang cardboard. And maganda naman eh, may cluster doon, dito, tsaka doon may cluster. So tingnan natin kung gaano kalaki yung ilalabas niyan. Since ito yung pinakamalaking cardboard na ginawa natin. And ayun, tingnan natin kung ano mangyari. Tapos dun sa bagong growing house, pag natapos ko na, ililipat natin sila. Okay? Yun lang and bye-bye. Good morning. Yan, ito ngayon yung bago nating mini growing house. So, mas malaki na siya sa dati at mas maluwag. Ayan, so far, wala namang pagbabago pa. Maliban sa, yan nga, bago na yung growing location nila. And, ayan, nandyan yung hygrometer ko. Maintain naman yung 90 plus na humidity. So, in-sprayan lang natin yung paligid niyan. Tapos, meron tayong tela sa baba. So, ito yung mga cardboard fruiting bag ko. Ayan, makita mo yan, may mga pinheads na. Oh. Pero, ilang araw man. Nung, dalawang araw na yan eh. Medyo mabagal siyang lumaki. Compare ko pag galing siya sa fruiting bag na to. Kaso dito wala pa tayong second flushing eh. And tinitingnan natin yung nilagyan natin ng butas sa taas. Ito. Nilagyan natin ang butas sa taas kung magkakaroon ng pinheads. Pero so far wala pa siyang second flushing and more than 2 weeks na siya. Walang second flushing. So, ito, yung ibang cardboard natin na fruiting bag. Ayun, yung nakapag first flush na tayo. So, nag-aantay din tayo ng second flush dyan. Ito rin. Ito wala pa. Ito meron na. Pero tinakpan ko kasi naglagay ako ng butas dyan sa gilid. And itong nasa baba. Ito yung iniisip kong hindi na talaga mag-work. Pero hinayaan lang natin muna siya dyan. So ayan, yun lang yung update natin ngayon. So, nasa bagong growing house na sila. And pag nagdagdag na tayo ng fruiting bag, mas madali na siyang iayos. Okay? Yun lang. Bye-bye. Okay, good morning. So, ito na yung update natin. So, kahapon may nakita tayong pinheads dyan. Ayan, malaki na siya. And dito, nakita ko kanina umaga. Yan, kung mapapansin niyo may mga pinheads na rin. And tatlong cluster siya. O mas marami pa kasi nga in-scrape natin siya eh. So, palagi ko hindi rin dapat siya basa-basa in-scrape kasi yan, ang daming cluster na lumalabas. Pero yan, learning experience na rin sa atin yan. So, yan, dalawang fruiting bag natin ang merong pinhead. So, inaasahan natin lumaki. So, magpe-prepare na ulit tayo para sa ating direct culture. And yung iba, wala pa. Tapos yung
kinot natin dun sa taas. Dito. Wala pang lumalabas. And ito naman, yung pinhel na dun sa cardboard natin na malaki, natuyo. Hindi ko sure kung anong reason, pero tatanggalin na rin natin yan. Kasi natuyo na. Pero ito, itong maliit na to, mapansin nyo, ayan, may parang may mga pin, may mga pinheads na siyang nagpe-prepare dyan, no? And dito rin, ayan, dyan sa butas, mapansin nyo. And ito, yan, may lumabas na na pinheads. Ito yung hindi natin pinasteurize. Binabadlan natin sa tubig, sa tap water. For 1 hour, ganyan. So, ayan, medyo may lumabas na sa kanya mga pinheads. So, monitor lang natin yan. Yun dito, yung nilagyan ko ng butas. Wala pang lumalabas. Siguro nagko-colonize pa. Dito sa may first flashing, walang lumalabas. Pero dun sa gilid, parang tumigil na yung pagtubo ng pinheads na yan. So, tatanggalin din natin siguro yan. Ito mang nasa baba, yung inisip nating fail. Mukhang fail nga siya. Ayan, no? Kakaiba yung growth ng mycelia niya dyan eh. So, hindi ko sure kung may tutubo dyan. Kaya hiniwalay talaga natin siya. So, yun lang naman ang update natin. Ang maganda dito, na may maintain talaga ng growing house natin yung 90 plus na humidity. Hindi ko lang alam kung bakit natuyo to, pero tatanggalin ko yan para malinis. And yun lang naman so far, and bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.